Hindi totoo ang kwento tungkol kay Diwata. Hindi siya galing sa hirap, hindi rin siya galing sa ilalim ng tulay. Hindi siya totoong tao. Siya ay isang katang-isip lamang na gawa-gawa ng ating imahinasyon. Gaano nga ba kapopular si Diwata? Bakit hindi totoo ang lahat ng kwento tungkol sa kanya? At bakit marami pa rin naniniwala sa kwentong ito? Hey friend, this is a friendly reminder, your friend that reminds. Today, ngayong araw, ikukwento ko sa iyo ang tatlong kwento tungkol sa buhay ni Diwata. Pero saan nga ba nanggaling ang salitang Diwata? Ang salitang Diwata ay hindi pala nanggaling sa Pilipinas. Ito ay influence lamang ng isang bansa sa atin noon bago pa man pumasok ang Kristyanismo at Islam sa Pilipinas. Nagmula ito sa salitang Diwata na ang ibig sabihin ay God or Goddess. Saan bansa ito nagmula? A. Japan, B. Brunei, C. India, D. Pasay. The answer is C. India. Ang Diwata ay karaniwang naiugnay sa mga mahigpit na pumoprotekta sa mga gubat, dagat at kabundukan laban sa mapang-abusong mga tao. Mula din sa kwento ng mga nakakatanda ay karaniwang kasarian nila ay babae dahil sa feminine features nito and motherly love to the nature. May mga paniniwala din tayong mga Pilipino na isinasagawang ritual upang pahintulutan ng mga diwatang nagbabantay ang anumang aktibidad na ninanais nating mga tao sa kanyang nasasakupan upang maiwasang ikaw ay may sumpa. Ang totoo niyan, may tatlong sikat na kwento tungkol sa Diwata mula pa noon. Bawat kwento ay may papasagot ako sa iyo na tanong. Tingnan natin if tama ang sagot mo. Ang panghuling kwento ay sigurado akong pinaka-familiar ka. So let's proceed sa pinakaunang kwento. Siya ay isang diwata na galing Pampanga at namumuhay sa bundok ng Arayat. Siya ang tagapangalaga ng bundok na ito at mga hayop na naninirahan dito. Napakaganda niya at may mapulang buhok. Siya ay makapangyarihang diwata. She can control the forces of nature. Mabait siyang diwata. Tinutulungan niya ang mga magsasaka sa pagkontrol ng panahon upang magkaroon ng masaganang ani. Tinuruan niya rin ang mga tao tungkol sa mga herbal na halaman sa mabisang paggamit nito sa iba't ibang sakit. Ngunit isang araw, may isang mga ngaso ang inabuso ang kalikasang binabantayan ng diwata. Hindi niya binigyang respeto ang sagradong batas nito. Umuli siya ng mga hayop at nagpuputol siya ng mga kahoy. Sa sobrang galit ng diwata, nag-transform ito sa sobrang laking ibon at pinarusahan ang mga ngaso na hinding-hindi na makakalabas ng gubat habang buhay. Umingi ng tawad ang mga ngaso at nangakong di na uulit. Nakita naman ng diwata ang sinsiridad nito kaya ito pinakawalan niya pa rin. Sino ang diwatang ito? A. Diwata Arayat, B. Maria Sinukuan, C. Diwata Pares, D. Mariang Palad. Comment your answer. Ito na ang pangalawang kwento. Siya ay isang diwata na mula sa Cebu, sa bundok ng Lantoy. Nakatira siya sa isang napakagandang palasyo na gawa sa ginto. Napapaligiran ito ng madaming bulaklak na doon mo lamang ito makikita. Siya ang diwata ng kakao kung saan gawa ang mga tsokolate. Tuwing umuulan at tumataas ang ilog ay sinasabing yun ang panahong naglalayag ang diwatang ito gamit ang kanyang napakagandang barko upang maghatid ng madaming cacao beans sa ibang lugar. Isang gabi, ang isang magsasakang malapit sa bundok ng Lantoy ay sinubukang hanapin ang diwata sa bundok at gusto niya itong masilayan ng personal. Ngunit mga nahuhulog na buto ang kanyang natagpuan. Habang papasok siya lalo sa gubat ay mas maraming buto ng kakao siyang nakikitang nakakalat. Dinala niya ito sa kanilang lugar at binahagi sa kanyang mga kababayan. Tinanim nila ito at nagbigay ng masaganang ani ng kakao. Sino ang diwatang ito? A. Maria Cacao, B. Maria Pares, C. Maria Jane, D. Maria Lantoy. Comment your answer. And let's go for the last story. Siya ay kilalang diwata na nagmula sa isang bundok sa Laguna. Sinasabing siya ay napakagandang diwata at may mabuting puso sa mga tao. Tinutulungan niya ang mga magsasaka na magkaroon ng magandang ani at pinoprotektahan niya ang mga ito mula sa bagyo. Isang araw ay naging interesado ang diwatang ito sa isang magsasaka na si Juan. Dahil si Juan ay makikitang may malaking malasakit at respeto sa kagubatan. Dahil dito,
binibigyan siya ng diwata ng mga prutas at kulay na di nalalanta, mga hayop na tumutulong sa kanyang lupain. At makikita ng umaasenso si Juan. Madami ang nainggit at napaisip kung ano ang sekreto ni Juan. Isang gabi, palihim na sinundan si Juan ng isang grupo papunta sa bundok at dito nila nakita ang diwata na tumutulong kay Juan. Hinuli nila ito dahil sa kagustuhang mapasaka nila ang kapangyarihan nito. Dahil sa galit ng diwata at labis na pagkadismaya sa kasakiman ng mga tao, ay bigla na lang itong nawala na parang hamok. Mula noon ay di na muling nagpakita ang diwata. Hanggang ngayon ay may mga panahon na nababalutan ng ulap ang bundok Makiling. Sinasabing ito ang nagpapahiwatig ng presensya ng diwata. Sino ang diwatang ito? A. Maria Hamog. B. Diwata Hamog Overload. C. Diwata Makiling. D. Maria Makiling. Comment your answer. Teka, akala mo ba tungkol kay Diwata Pares Overload ang tinutukoy kong kwento? Well, if we will observe, sa tingin ko, tunay nga naman talagang diwata din si Diwata. Dahil tulad nga rin ng mga nasa kwento, ay naging inspirasyon siya ng mga tao at nakakatulong siya sa mga nasa paligid nito. May mga sitwasyon nga lang na minsan ay naaabuso na ang kabaitan niya. Maging ganun pa man ay nananatili siyang mapagkumbaba at mapagmahal sa kanyang kapwa. Kaya siya pinagpapala. Di ko personal na kilala si Diwata, pero basta ang alam ko, ang pagiging diwata ay hindi lamang nakabase sa isang magical na kwento na tulad ng isang diwatang naging malaking ibon o isang diwatang nagbibigay ng mga buto ng kahaw o isang diwatang biglang nawala sa hamog. Minsan, ito ay isang kwento ng isang diwata na dating binubog, ngayon ay dinudumog. Well, just a friendly reminder.